So stand up, please. Still on 1 Corinthians chapter 4, we are still on our stewardship of the mysteries of God. Let's read verses 1 and 2 again. 1 Corinthians chapter number 4. At ito ang sabi ng salita ng Diyos. Paitulungan natin ang mga basics students. Okay, 1 Corinthians chapter 4, verses 1 and 2. Nice ko pong makita natin yan. And then I hope that be able to be good stewards of the mysteries of God. Now, verse number 1, let's read all together. Ready? Begin. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Again, we are still looking on the stewards of the mysteries of God. Kaninang umaga ay we talked that one of the mysteries that God has revealed to us is the gospel. How can a gospel save us? How could it be a good news? Unless God gives you an understanding, you will never appreciate the gospel that the Lord has given us. And you will not fight for it. You will not be a good steward out of it. Hindi mo yan ipagmamalaki. Hindi mo yan tataglayin. Everywhere you go, hindi mo yan ipapangaral. Ikahihiya mo nga yan eh, kung hindi mo alam. But remember that the gospel is the power of God. The gospel was used by God to transform us. The gospel really is a treasure. Lahat ng mga bagay, the turning point always of a Christian is when he has received Christ as his Lord and Savior. Doon nag-umpisa ang buhay natin. Amen? I do not know any Christian who started it somewhere else but not the gospel. Kung ikaw ay naging Kristiyano without the gospel, I don't know how you could have become a Christian. Ano kaya? Saan mo kaya nakuha yan? Sa Encantadia? O kaya saan? Sa ano pa bang mga yan? Sa telenovela? Korean novela? O kaya sa Chinovela? At saka sa Spanish novela? Di ba yung mga Latinovela? Ano pang mga novela ngayon? Sa aming panahon, sarsarita ni Uncle Pete. Stories ni Uncle Pete. Mga kwento sa dilim. Saan mo yung nakuha? Sa kwento ng barbero? Saan kwento kaya yung nakuha? But we thank the Lord we got the genuine gospel. Amen? At narinig natin yan, yun ang kayo nagbigay sa atin ng kaligtasan. At then we have a new life. Amen? So the gospel really is a mystery. How can that be? You simply believe it, and yet it has transformed many lives, including mine. At kung ikaw ay strange or a stranger sa bagay na yan, then I think you better get more into studying the gospel and getting much more appreciation of the work of Christ. Kaya nga ang gospel is the redemptive work of Christ. It is the gospel of our salvation. It's the power of God. Amen? It is indeed the power. We would like also to understand this time that the Word of God is a mystery. We must treat it as a mystery. It's coming from the Lord.
There are things that we may not understand from the Word. We may not fully comprehend it. But if it is coming from God, then we are sure that's the truth. And it's the immutable truth, the unchanging truth of God and of eternity. Tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, muli po, maraming salamat sa pagkakataong ito na inyong ipagkakaloob sa amin. Help us so that as a church, we'd be able to know the fact that we are stewards of your word. And I pray, Father, that you would help us out in our responsibility to be a good steward. Maraming salamat po sa pagkakataong ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, please take your seats. Why I'm saying that the Word of God is a mystery. Again, pag sinabi nating mystery, something that is not easily understandable by the human mind. Sapagkat kung ito ay galing sa Diyos at pag-iisip ng Diyos yan, ay hindi mo talaga maaapuhap ka kaagad. Bakit maraming mga kabataan ang hindi makaintindi sa mga sinasabi ng mga matatanda na sa atin, wag mo na yan. At sasabihin ng mga bata, ano ba naman yan? Hindi ko maintindihan si nana, hindi ko maintindihan si tata, hindi ko maintindihan si ma'am. Masyadong malisyoso. You know, may mga bagay na kung hindi mo pag-iisip talaga yan, ay mag-question ka. Hindi mo pa maiintindihang maigi. Now, we are dealing with the Word of God. We're talking about God. Ano ba pagkakilala mo sa Diyos? Who is this God whom you believe? This God is not a being we created ourselves. Hindi tayo ang naglikha sa Diyos na ating pinaniniwalaan. Kung ginawa mo ang Diyos, maiintindihan mo. Pero kung ang Diyos ang gumawa sa iyo, ay may mga bagay na marahil ay hindi mo maintindihan na manggagaling sa Kanya. Ano yun? Sabi nga ni Apostle Paul, nung naipag-usap din siya, di ba? Patungkol sa potter and the clay. Nakita na kayo ng pot, di ba? Yung ano ba pot sa Tagalog? Ha? Palyok? Ayun, yan, yung mga ganyan. Paso. Oh. Yung sapatos nasa paa, pero yung paso, ayos na. Kasi, umaalingasaw. Okay. Yan yung paso. Ang sabi ni Apostle Paul, kasi may mga nagka-question noon na mga Kristiyano. Ina-question nila ang creation ng Diyos, kine-question nila ang biyaya ng Diyos, ang lahat ng mga nangyayari sa mundo. Bakit daw lahat, ba't may mayaman, may mahirap, bakit may ganito at may ganyan? Dami yung question. Nakikita ka na ba ng pot? Ito, meron bang pot na nagreklamo sa gumawa? Ba't mo ako ginawa ang laki ng bunganga? Ba't hindi na lang kagaya nito? Itong isa, makitid, patanggalin mo nga. Tapos pabuhat mo kay ano, kay Saluya. Ay nga, buhatin mo ito. Brother Saluya, ikaw yan. 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 Ikaw naman ito. Yan. Yan, sige. Bakit magkaiba? Pakita nyo sa kanila. Oo. Diba? Ma-happy birthday tayo. Mamahalin yan. Okay. Diba? May nagreklamo ba? Bakit ako mataba? Ba't ako ganyan? Bakit hindi slim?
Eh, siyempre depende sa gumawa. Amen. Oh, essentially, you know, that is what that is what happens when we deal with the Word of God. Siyempre, kaisipan ng Diyos yun eh. Kung kaisipan ng Diyos, do you believe that we have the Word of God? Amen. Oh, pag sinabing Word of God, galing sa Diyos. Amen. Ang Diyos ang nag-isip, ang Diyos ang nagsabi. Pinarating sa atin. Ang pananaw ng Diyos is eternal past and eternity future. At ang pananaw ng Diyos, kita niya lahat ng mga bang nangyayari. Pero tayo, ano lang kita natin? Kung ano lang nakikita natin? Para tayong yung mga apat na bulag. Alam niyo yung istorya ng apat na bulag? Na nag-describe patungkol sa elepante? Yung unang bulag ay napahawak siya doon sa paa ng elepante. Yung isa naman ay doon sa kanyang snout. Yung isa ay doon sa buntot. At yung isa ay doon sa kanyang tenga. Bawat isa, ngayon nahawakan ng bulag, nahawakan niya yung tenga, ang elepante ay isang napakalaking, ano yan, tawag niyan, yung, yun, oo, yun, yan, si Miko, pakita mo. Yan. But also, yung isa naman ay nakahawak doon sa kanyang buntot, at sabi, ang elepante pala, ang elepante, ang itsura pala ng elepante, isang parang ano, yung lubid. Yung isa naman, isang troso. Biro mo, ipadrawing mo yan sa iba. Kung ano ay itsura ng elepante, apat ang itsura ng elepante. Bakit? Saan ang galing? Sa mga bulag. At marami mga Kristiyano, ganyan, iniisip at tao. We think we have seen everything. But God sees everything. Kaya bago ka nga magbigay ng konklusyon mo sa isang bagay, eh, alamin mo muna lahat. Ngayon, judger ka. Di ba? May mga judger. Ginajudge ang isang bagay, ayon lang sa napakinggan niya. Ah, ba't tinitin mo? Huwag kang, kasi alam mo, tayo yung mga bulag. Bulag tayo sa ibang bagay. Hindi natin kita lahat. Lalo na kung hindi ka naman nasa inner. Di ba? Yung iba, wala nga siya, hindi nga niya kasama 24 hours a day. Pagkatapos ko makapagsalita, akala mo'y kilalang kilala. Hello? Oh, di ba ka? Oh, tama. Hindi nga nakasama ng dalawang araw, akala mo'y kilalang kilala na. Ay, bulag! Ah, sasabihin mo, ito yung itsura, ito yung problema. Akala mo talaga, ay, alam na alam. Diyos, makikita natin, hindi ikaw Diyos. We do not see everything. Only God sees everything. Only God sees time immemorial in the past, and He sees time in the future, and He sees exactly what is happening. And so when we are confronted with the Word of God, do not think that you have arrived. Alam niyo, mga tao na ang hilig na magbigay ng ano, para pampatama daw sa iba. Sabi ko, hindi pampatama yan, kapatid. Kasi may sabi sa akin, Pastor, alam mo na, naaasar na ako sa kapatid na ito. Lagi akong pinatatamaan ng verse. Sabi ko, bakit ka na pa? Ba't ka natatamaan? Eh, kasi akala niya, ay baka namang ganyan ka talaga. At kung ganun ka, edi, ay, pasalamat ka at maaayos ka ng salita ng Diyos. Eh kung hindi ka naman natatamaan at hindi naman talaga para sa iyo yun dahil okay ka naman, eh bakit ka ano matawag niyan? Ba't ka maapektuhan? Maapektuhan ka kung talagang ay magpasalamat ka. Ba't mo naramdaman na ikaw yung pinatamaan? Ano problema mo? Ba't ka nakaramdam na ikaw'y pinatamaan? Ay kasi, yun ang feeling mo. Feeling mo yun, feeling. Amen. Oo, kaya baguhin mo ang iyong ugali.
Dahil kung sa tingin mo napatamaan ka, si Pastor, pinatamaan talaga ako. Kulang na lang pangalanan ako. Aba, ay gusto mo, di pangalanan natin isa-isa. Sino bang mga nandine? Diana, ikaw ba gayon? Cora, gusto mo pang pangalanan? Kaya ka nga naikinig para kausapin ka ng Diyos. Because the Word of God is a two-edged sword. So kung hindi ka naman natatamaan dyan at iba natatamaan, dahil pasalamat tayo at nagagamit ng Diyos yung salita. Amen! At kung hindi nga ikaw yun, baka may ibang bagay pa na kailangan ipakita sa iyo ng Panginoon. You know, the Word of God is coming from an all-knowing God. Yan ang pagsabi na, Pastor, pinapatamaan ka niyan. Sabi, hindi ako pinapatamaan yan kasi maliwanag ang aking konsensya. Kita ko naman eh. Eh kung sa tingin niya ay ganun ako, edi, hindi naman eh. Hindi naman ako ganun eh. So kung hindi ako ganun, why be affected? Pero kung ganun ako, edi, itry kong baguhin. Bakit hindi? Maraming salamat. Kung ang uwak nga ginagamit ng Diyos, oh, di ba? Kung ang uwak ay ginagamit ng Diyos, edi ayos lang. Salamat naman sa Panginoon, ginagamit siya. Di ba? Tama? Oh, so, why should I be insecure? Amen? Oo. Oh. Eh, kasi nga, kung galing naman sa Panginoon yan, I think it's the best. And it is always the best. And if it is the Word of God is true. Amen? Gamit. Magandang at ginagamit yung salita ng Diyos kesa sa kung kani-kaninong galing ng itong mga quotation ng ibibigay mo sa kanila. Ay, saan bang verse yun? Lagi kong tinatanong, saan kaya yun? Saan kaya nakuha nung writer na yan yung ganitong kaisipan? Saan kaya? Saan kaya yung verse yan? At I believe with all my heart because God is an all-knowing God. He knows best and He knows all the golden wisdom in this world. Over above this world, then, meron niyan pinagkuhanan. Kung maganda yan, may pinagkuhanan. Anong verse kaya yun? Kung hindi ko makita, edi punta lang ako sa Bible ko kesa sa kanya. Because that is not my authority. Kahit pa siya nag-aral ng PhD, kahit pa lahat ng mga universities ay pinuntahan niya, I still believe better the Bible than any other authors of this world. Why? Because I have the Word of God. When you have the Word of God, you have the all-knowing God. At kung hindi ko maintindihan, well, God is going to make me understand someday. I'll just have to be patient. Hintay-hintay lang at hindi pa kaya siguro ng utak ko. Para lang yan, multiplication. Kung grade 1 ka at ipakain mo ang multiplication sa grade 1, kahit na anong gawin mo, o kaya cosine. Alam mo na yung cosine. O, kahit na anong pakain mo diyan, di yan. Sa mga college student ngayon, hindi pa rin alam yata yung cosine eh. Sino mga kolehiyo na dito? Sino mga nasa Bible school? Pag sinabi noon, what is cosine? O kaya yung mga papunta ng college. Ano ang mga cosine? Sino mga nag-graduate? Sino yung papunta na ng college? Yung mga na-promote ngayon? O kaya, sino kaya yung na-promote papuntang working? Nasaan yung mga working na yun? College student na naging working. Paki-explain nga yung cosine, sine, at saka ano pa? Marami mga hindi natin alam. Ipapakain, tapos ipapakain mo yan sa grade 1. Ay, walang pa talaga mangyayari. Biro mo, isipan ng Diyos. Do you believe that the Word of God is the mind of the Lord? Oh, mind of the Lord yan eh. Eh, di matatagalan talaga, lalo na yung mga mapurol. Hindi ba yung mapupurol yung utak natin sa salita ng Panginoon? At titigas ang mga ulo natin ah. Lalo na yung mga mayayabang. Sinong mga kasama kong mayayabang dito? Yung
yung all-knowing, yung lumalaban lagi, yung mayroong laging question, yung parabagang ang dami-daming alam, ano, nakabasa lang ng ilang libro, alam na lahat daw. Oh, sino ang mga kasama ko dyan? Pakita sa kamay. Ako? Oh, ikaw? Randel? Makasama tayo? We are on the same shoes? Wow, we're on the same plane. Di ba pag tayo akala natin dami nating alam, ang hirap maturuan, tama? Oh, pagkatapos ngayon magbabasa ka ng Bible, ay di pipilipitin mo lang yan. Ilalagay mo lang yan doon sa gusto mong, kung ano ang gusto mo. Kaya kung nasasaktan ka sa salita ng Diyos, at sinasabing pinahahaginan ka, ay magpasalamat ka kung pinahahaginan ka at may mga gustong tapyasin talaga ng Panginoon sa buhay mo. Ano kasi kapag ikaw ay nagalit sa iba na yan ang nagpadala ng verse sa iyo, pagkatapos nagalit ka na pinasasaringan ka, ang alam mo ang kinagagalitan mo, ang Diyos. Hindi yung nagpadala. Kaya ako naman, nagpapasalamat sa nagpapadala. At kung masama ang timpla ko at napapunta sa akin yun, ay di ibig sabihin, ay ako nga yun. Di bato-bato sa langit, ang tamaan, ay di magbagong buhay. Di ba? Ay, natamaan ka pala, eh, di bubukol talaga sa'yo yan. Ay, because we are dealing with the Word of God. Kaya huwag tayong magmamalaki sa salita ng Diyos. Do not appear so professional. Kung tinamaan ka, tinamaan ka ng magaling. Sapagkat ang salita ng Diyos is coming from God Himself who knows everything. You see, tingnan niyo sa 1 Corinthians chapter number 2. Ang sabi ni Apostle Paul, he's talking about the Word. Sabi niya sa chapter 2, verse number 1, "And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God." You see, the testimony of God is the Word of God. Amen. Yung mga nag-testify dito, yun yung kanilang buhay. Hindi yung testimony. Bakit hindi testimony? Kasi hindi nila itinismis yung buhay ng iba. Hindi nila pinag-usapan yung buhay ng iba. Ang chismis, yung mahilig, mapag-usapan ang iba. Yun yung mga chismosa at mga marites at mga... Ay, sorry. Asan si Ma'am Tess? Yan yung mga chismosa. Yung biro mo, hindi mo buhay, pinag-uusapan niyo. Bakit wala yatang umi-amen doon? Hindi mo buhay, pinag-uusapan niyo. Akala mo, alam mo yung buhay niya? Abay, manahimik ka, lalo na pag ikay Kristiyano. Are you saved? O kung ikaw ay ligtas, at ikaw ay anak ng Diyos, at ikaw ay nasa simbahang kagaya nito, tigil-tigilan mo na yung pagiging chismosa at chismoso mo. Bakit ba? Masakit ba? Hindi mo naman alam kasi talaga yung buhay niya. Ano? Kung hindi mo alam yung buhay niya at wala kang alam doon, yun. Kasi kung hindi, gossip ang dating noon. Yung mga gossip, ang sabi, nakinig ako ng preaching ni Pastor tungkol sa gossip. Ang gossip talaga daw yan, gawain ng mga manginginom. Ang gossip pala ganito. Ang mga manginginom, di ba? Pasa-pasa ng baso. Gossip. Yun pala yun, yung gossip. Pagkatapos may natatapon pa, di ba? Kaya pag may natatapon, kinukuha ng mga aso. Pagkatapos yan, yung sinip mo na yan na hindi naman buo, yung sinip mo na yan, kukunin ng langaw, dadalhin niya doon sa iba. Pagkatapos magmamigrate, at hindi lang mangyayari yan,
manganganak pa. Tama? Kaya, yung pinag-usapan ninyo na isang salita, aba, nagpabaling-baling, isa ng kwento ng pag-ibig. Yun daw ang gossip. Sabi ko, oo nga ano. Kaya mga mahihilig dyan, yung mga manginginom sa isang table, ay hindi ba ganyan din sa mga kainan? Saan ba nga? Dati-dati, ang mga marites, nandoon sa hagdanan. Ang ginagawa nila? Nag-iingutuan. Ay, alam mo, mare. Ay, itong mga kuto mong to, aakan, kasing lalaki ng mga pulgas ng aso ko. Ngayon, hindi na. Nasa kainan na. Ay, kita tayo, kita tayo. Wow. Over a lunch, over a cup of coffee, magkukwentuhan yan. Ah. Tapos in the guise of fellowship, biro mo yan. Biro mo nagfi-fellowship kayo pagkatapos yun kung ano-ano mga pinagkukwentuhan yun. Buhay naman, buhay naman. Buhay. Gossip. Yan. Ba't tayo napapunta doon? Kasi testimony ng Diyos ang salita ng Diyos. Pag sinabing testimony, ang Diyos ang nagkukwento. Kaya nga siya ang nagsasaysay. Ano ba salita ng Diyos? Thus saith the Lord. And the Lord said. And the Lord said. And God said that Satan said this. Pag siya ang nagsabi na ito nga ang binigay ni Satan, tama yun sapagkat totoo yun. Pero huwag mong gagayahin yun sapagkat hindi mo naman talaga alam. Amen? Kaya may nagtanong nga sa akin, Pastor, bakit ang Bible meron ding salita pala ng Diablo? Di ba? Ang sabi ng Panginoon kay Satan, whence comest thou? Tapos sabi ng Diablo, from going to and fro. Akala ko ba salita ng Diyos yan? Eh bakit may salita ng Diablo? Salita ng Diyos yan, kwento ng Diyos, na yun ang sinabi ni Satanas. Kaya makakaasa ka na totoo yung sinabi ni Satanas. At saka yung ginawa ni Satanas doon sa Garden of Eden. At saka yung ikwento ng babae doon. Sino ba yung babae doon sa Garden of Eden? Si Eva, di ba? Ano ang kwento ng babaeng yan? Ang sabi niya, ang sabi daw ng Diyos, kahit na hawakan mo ay huwag. Biro mo yan, nagdagdag. Samantalang ang sabi ng Panginoon sa kanila, lahat pwede mong kainin, maliban lang dyan sa puno, sa bunga ng kahoy na yan, the fruit of good and evil. Ayan, ang dinagdag ng babae. Sige, tingnan natin. Ano? Yung testimony na. Genesis chapter 3. Genesis chapter number 3. Testimony ng Diyos yan. You know? Genesis chapter number 3. So we're discussing the testimony of the Lord. Now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had said, and he said unto the woman, yeah, hath God said, you shall not eat of every tree of the garden. Paano sumagot ang babae? We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. So yan yung report ng babae. At yan ay narinig ng Diyos. At siya nagkwento niyan. Pero ito ba talaga sinabi ng Diyos at inutos niya kay Adan? Hindi. Tingnan niyo sa verse number 16 ng chapter 2. And the Lord, 16, chapter 2, Genesis. Tingnan niyo, mga kapatid. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden, thou mayest what? Anong sabi ng Panginoon? Of every tree of the garden, thou mayest freely eat. Yan ang sabi ng Panginoon. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Isi, sure kang mamamatay. Pero sabi ng babae,
lest you die, baka ka mamatay. Pero sabi ng Panginoon, talaga kang mamamatay, sure. Sabi daw, di ba, mahilig yung ganyan ng mga marites, ang sabi daw ni ganito, ang sabi daw niya. Nga, tama, ang sabi daw niya. Ay, narinig ko yung sabi daw niya eh. Nga, yan yun. Alam mo, pagkatapos, ang nagtatanong ang Diablo kay Eva, ano dapat ginawa ni Eva? Eh sabi niya, handali, tawagin ko yung asawa ko. Kasi sa kanya nang galing, siya kang kinausap ng Diyos. Binalitaan lang ako. I'm the second hand information. Puntahan natin. Tanungin natin si Adan. Wala oh. Ganitong-ganito yung nangyayari sa mga gossip. Hoy, alam mo mare? Sabi, ganito. Hoy pare, nabalitaan ko. Sabi ni ganito. Ay, tingnan natin. Talaga ba kayang sinabi? Let me hear it from his mouth. From the horse's mouth. Hello? Yan, testimony ng Diyos. Eh, bakit? Pag nakikita natin din. So, hindi yun. Hindi dahil sa salita ng babae, salita ng ganito. Salita ng Diyos yan. Kasi pinatutuo ng Diyos. He is a witness of what has happened. Pag sinabi natin, word of God, kaya nga, testimony of God. Amen? So, maliwanag na yung mga nag-iisip na baka, sabihin, eh, ito, sabi din ni Apostle Paul, sabi din ni ganito, mga tao lang naman na nagsasalita niyan. Di ba, yan ang sinasabi natin. Ay, ang Bible naman, eh, tao lang ang nagsulat. Pinasulat nga ng Diyos yan eh. Experience nga nila yan eh. Yung buhay ni David, lahat ng mga tao na yan, yan ang lahat nakita ng Panginoon at pinasulat niya perfectly. Walang dagdag at walang binawas. At kung ano lang nakalagay dyan, yun lang. That is the testimony of God. So, we have the word of God. Thus saith the Lord. Maraming salamat sa Panginoon. It is His testimony. Kaya sabi din ng Panginoong Jesucristo, hindi ba? Gusto mo ako makilala? Talagang kilala niyo ako? Kung kilala niyo ako, ay dapat naniwala. Kung talagang naniwala kayo kay Moses, dapat naniwala na kayo sa akin. Bakit? Kasi si Moses nagsulat patungkol sa akin. Yung Genesis to Revelation ng mga yan, is always referring to Christ. Yung mga buhay ng mga taong yan was referring to Him. Saan yun, Pastor? John chapter 5. Tingnan nyo, John chapter 5. Tama ba ako? Ang sabi niya, doon sa verse number 14. And you will not come to me that you might have life. I receive not honor from men, but I know you, that you have not the love of God in you. I am come in my Father's name, and you receive me not. If another shall come in his own name, you will receive. How can you believe which you receive honor one of another and seek not the honor that cometh from God? Do not think that I will accuse you to the Father. There is one that accuseth you, even Moses, in whom you trust. For had you believed Moses, you would have what? Believe me. Why? For he wrote of me. So yung mga isinulat na yan was the life of Christ. Yan ang testimony ng Diyos. And so we have it.
Kaya tayo nagpapasalamat sa kanyang salita. Let's go back. Ba't natin sinasabi na mystery? Ang sabi niyan, balikan natin 1 Corinthians chapter number 2. And I, brethren, when I came unto you, came not with the excellency of speech or of wisdom. So hindi yung kagalingan niya sa pagsasalita, kundi testimony ng Diyos. Amen? Testimony ng Diyos. Verse number 2. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified, and I was with you in weakness and in fear and in much trembling. And my speech and my preaching was not with enticing word of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and power, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Now, kung titingnan ninyo yung history or even the context by which he is saying this, he was talking to the Corinthian church. Pag sinabi nating mga tao sa Corinth, mga matatalino yan, para lang tayo. Yan yung sobrang talino, yung sobrang aral. Sabi nga nila, alam niyo yung ibang mga pastor, pag bumibisita sila dito, pag dumadating daw sila sa Los Baños, ay ano daw, parang mga ano, mga... Yung mga tao ay ang gagaling. Oh. Pag sinabing Los Baños, a science and research city. The Los Baños Science Community. So talagang science, no? Kaya nung isang preacher pumunta doon sa BYSC noon, ninenervyos talaga siya. Tapos nag-prepare talaga siya ng English. Sabi ko, ba't ka ba ninenervyos, kapatid? Eh, kasi UP ho ito eh. Alam mo, UP ang mga yan. Hindi naman yan magagaling din mag-English. Kilala ko yan, pati yung mga teacher dyan, pati yung mga chancellor dyan. Kausapin mo ng English, hindi naman magagaling yan eh. Marunong lang sa mga technical terms, perhaps, doon sa kanilang area. Siyempre, kapag ikaw ay animal scientist, lahat ng mga scientific name ng mga animals alam nila. O kaya pag siya mga horticulture, lahat din ay mga alam nila. Pero technical lang yan. Wala siyang alam sa Bible. Preach to them the Word of God. Sabi niya, huminga ng malalim. Sabi niya, buti na lang sinabi niyo. Eh, siyempre, kailangan, kaya ka nagpunta dito para sa salita ng Diyos, you do not please them with the words of this man. Sawang-sawa na yan sila sa mga calculations, sawang-sawa sila sa mga projectile motions, sawang-sawa na yan sa mga nouns and mga pronouns ng mga yan. Dapat bigyan natin sila ng salita ng Diyos. Amen. Yan din ang iniisip ni Apostle Paul. Kasi ang Corinth is really a field of many philosophers. Mga matatalino talaga yan. Mga pang-senado, ika nga, yung mga magagaling makipagtalastasan. Amo, if you talk about the Word of God, huwag nang iisipin yan. Yes, sabi ni Apostle Paul, the Word of God is not based on the wisdom of man. Hindi batay sa research. Hindi yan batay sa scientific method. Yung iba kasi, ginudyos nila yung science. Ginudyos nila ang lahat ng mga fields nila. Kasi akala nila yun na yung best. Kaya nagpapakadalubhasa sila saan? Sa kanilang mga field. I do not blame them for a specialization. But that is not where we are getting our wisdom. For wisdom cometh from above. Amen. Yan ang dapat mong tandaan. Yan ang dapat nating tandaan. Hindi batay yan sa siyensya. Sa mga research.
Hindi yan batay sa mga statistics. Hindi batay yan sa mga numero. Ito ay batay sa mind of this almighty, all-knowing God who created the heavens and the earth. Kaya mapalad ka sapagkat meron kang salita ng Diyos. Eh, kuminsan, sa philosophy din. Magaling sila sa philosophy, sa logic. Yeah, may mga paaralan talaga doon, nagpakadalubhasa sa logic, sa logika, sa filosofiya. Talagang marami silang mga pwedeng itanong sa'yo. Kailangan nila ng empirical data. Wow. Sa tingin mo, Mr. Saluya, alam mo yung empirical data? Hindi. Oh, huwag mo nang alamin. Yung kailangan niyan, di ba? Pag sinabi natin sa science kayo, empirical data, di ba? Yung kailan ulit-ulitin mo yun, ulit-ulitin mo. Tingnan mo nga kung pareho lang yung resulta. So, empirical data yan. So, yun ang ginagawa ng science. Yan ang ginagawa ng research. At dyan sila yumayaman. At dyan sila yumayabang. If I cannot prove it, and it surely doesn't exist, who? I cannot prove you have a mind of your own. So you don't have mind. You don't have brains. Ganun ba yun? Hindi ko ma-prove eh. Mga tao, yan ang kanilang kaisipan. At sabi ni Apostle Paul, alam mo, natakot ako nga kasi kayo mga matatalino. Ang gagaling nyo sa filosofiya, sa politics, sa science, saan? Sa history. Di ba? May mga tao ang gagaling sa history. May mga tao ang gagaling sa teknolohiya, sa mga advances. Dami niyang alam na mga technical terms. Ang nakakatakot nga namang magsalita. Pero sabi ni Apostle Paul, alam mo, kinalimutan ka ang mga bagay na yan. Because I am bringing to you the Word of God. It must be received. It must be accepted. It cannot be debated upon. Kailangan ay yan ay tanggapin. Yan pa sa verse number 7. But we speak, verse number 6 rather, howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. But we speak the wisdom of God in what? Here goes. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Biro mo yan. Sabi lang Panginoon, we need hold niya lahat ng mga bagay na yan para lang sa atin. It's a privilege to have the Word of God. Amen. Amen. It's a mystery for many, for the scientists, for the educated, for the schooled. But we thank God that He gave it to us, ordained. Anong sabi niya, verse number 8? Which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, I hath not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. But God hath revealed them unto us by his Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Now, look at that mystery. Look at what and how the Bible describes the Word of God. Maraming salamat, may kopya ka niyan. Do you have a copy of it? Do you have a copy? Where is your Bible? Alam mo, kapag ikaw ay anak ng Diyos, dapat may kopya ka. Where's your Bible? Pat kitaas. Is that a King James Bible? Kung wala ka pang King James Bible, you must have. That's the first thing. Sumali ka sa Bible reading natin. Do you know why?
Because that is how the Lord reveres His word. Ano pa ba ang sabi niya sa Psalm chapter 138, verse number 2? Tingnan niyo ang salita ng Diyos. Sabi niya, Psalm 138, verse number 2. Ang sabi ng salita ng Diyos, Psalm 138, in verse number 2. Buksan mo ang iyong Bible. Ang sabi ng Salmo, I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. Let's read all together the last. For thou hast magnified thy word above all thy name. Alam mo yung utos ng Diyos, thou shalt not take the name of the Lord in vain. Ang sino man nagagamit sa pangalan ng Diyos in vain ay nakakatanggap ng curse sa Diyos. May sabi ng Panginoon, He loves His name. He makes sure He protects His name. Pero ang ating text ang sabi niyan, if the Lord loves His name, He magnified the very word of God above His name. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, you must have a copy of the Word of God. Binigyan ka ng pagkakataon na makinig ng salita ng Diyos, then have a copy of it. We have the complete revelation of God. And this is the King James Bible. Kompleto na ho yan. Kaya dapat meron ka. Yan ang tamang katiwala. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, kaya nga ibinigay niya ang kanyang written word sa atin. Na dapat meron ka. Ya kung wala pa, ikaw ay dapat lamang magsikhay na magkaroon ng kopya ng salita ng Diyos. Pangalawa, to be a good steward, you keep reading it. Kaya dapat bawat isa sa atin ay maging faithful sa pagbabasa ng salita ng Diyos day after day. Amen. Uulitin ko, Amen. Dapat bawat isa sa atin ay maging faithful saan? Sa pagbabasa ng kanyang salita. Kaya ho tayo may Bible reading plan. And I hope and I pray that you and I should show our appreciation of this word by reading it every day. Kaya kung ikaw ay hindi nagbabasa at sasabihin mo, eh may mas mahalaga ka pang gagawin na hindi mo, I have no time, Pastor. I have no time. Wow. You have no time. Samantalang yan ay ibinigay ng Diyos. Samantalang yan ay kailangan natin. Kaya kung kayo ma hindi nagbabasa ng Bible, na hindi nasalit, hindi kayo nag... Kayo, you are disdaining the Word of God. You are not a good steward. Amen. We are steward of the miracles of God, the mysteries of God. Yan ang salita ng Panginoon. Pinapakita mo lang sa Diyos na mas mahalaga ang ibang bagay kesa sa Kanyang salita. Silent night. Alam mo, malayo pa December. Pag tinatamaan ka at hindi ka nagbabasa ng Bible mo, magsabi ka lang ng, Amen, para sa akin po yun. Magbabasa na po. Masama bang sabihin yun? Yes, we are supposed to be a steward of the mysteries of God. Look, the princes have not known this. Tinago nga ng Diyos eh. Pero binigay para sa atin. Meron ka na niyan. So you've got to read. You've got to have a copy. You've got to teach the word. Amen. Amen. Ay, dapat ituro mo din sa iba. Encourage mo yung iba. Nakapagbasa ka na ng Bible? Ay, hindi pa ba? Alika, ang Bible reading natin ngayon ay ito. Hoy, gising. Gising na. Oh, ito. Gisingin na.
Pastor, kayo nagpatulog dyan. Yan, basahin natin. Ay, dapat ikaw ay maging, hindi yung, Mare, ano latest? Hoy, kape naman tayo. Alam mo ang gawin mo? Kuhanin mo yung Bible mo. Pagbasa ka na ng Bible. Kasi pagkatapos ang galing-galing magpadala ng text, ay, kumusta? Gusto ko nang may mga kausap. Hindi ako makatulog. Good night, mua. Imbis na sabihin mo, bakit hindi mo na lang i-text, have you read your Bible? Hello? Kung miyembro ka ng simbahang ito, tumayo. Kung naniniwala ka na ikaw ay steward ng salita ng Diyos, umupo. Hindi ka naikinig eh. Hindi ka naikinig. So, steward ka ng salita ng Diyos, tumayo. Oh, so how do we become a steward? Number one, have a copy. Number two, read every day. Amen? Number three, encourage another. Amen? Yeah. Teach. Let's teach one another. Amen. Turuan na magbasa, give attendance to reading. Amen. Ang galing-galing mong mang-ikikayat sa iba, kain tayo sa labas. Kita-kit. Eh, di dapat narinig. Let's read our Bible. Amen. Amen. Take your seats. Alam mo ba kung bakit tayo tinawag ng mga guardians ng salita ng Diyos? Because we are priests. Naniniwala ka ba na pari ka rin? Asyong, oy, sabi ng Panginoon, tingnan mo, 1 Peter chapter 2, verse number 5. Hindi pare. Hindi pre. 1 Peter 2:5. You also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. You see, only the priest can do that. Binigyan ng Panginoon ng karapatan na magbigay ng offering is a priest. Verse number 9. Ano sabi ng verse number 9? 1 Peter chapter 2. But you are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people that you should show forth the praises of Him. You see, verse number 5 says you are holy priesthood. The second in verse number 9, royal priesthood. Pareho lang priest. And do you know what the role of a priest is? To guard the Word of God. To guard the Word of God. Yun ang gawain natin. It must be the Word of God. Not the Word of man. Not the Word of... Not gossip. Not anything. Not a fairy tale. Not what? Ano sabi ng Bible? Yung mga fables, hindi yung mga pabula. Hindi yung mga kwentong barbero. Kundi ang salita ng Diyos, yun ang ating ginagwardyahan. And we preserve it. So how do we preserve that? Of course, we've got indeed to have a copy of it. We have to read it every day. We have to teach others. We have to listen to it preached. Kaya nga naikinig tayo, makinig ka lagi sa salita ng Diyos. Anong sabi na Ezekiel chapter 3 in verse number 17? Ezekiel chapter 3 in verse number 17. Kung ikaw ay nakikinig sa radyo, sino mga mahilig sa radyo? Sino mahilig sa news? Sino ang mga mahilig sa mga kwentong barbero? Sa mga nakakatawa, sa mga jokes doon saan? Sa Facebook, di ba? Sino ang tuwan-tuwa? Pag mayroon naglumalabas doon saan?
tawa ng tawa, mga TikTok na nakakatawa, at sa mamaya susunod na naman, tawa ng tawa, sige lang. You have time for all those. Then let's have time to listen to the word. Ano sabi ng verse number 17? Ezekiel, let's read. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear the word at my mouth and give them warning from me. Amen. Hear the word. Amen. Listen. Not only that we listen, but we ought to study the word. Study it. Study to show thyself approved unto God. Yan ang dapat, nag-aaral ka kaya pag pumunta ka ng simbahan at may dala kang ballpen. Yung mga Sunday school lesson natin, fill it up. Read. Ay marami sa atin hindi nag-aaral. Alam mo ba yung ginagastusan yan? Do you know why I let the Sunday school be printed? Para sa iyo at para sa akin. Para bawat isa sa hindi walang magsasabing miyembro ng CBBC Los Baños that he had not been given a privilege to study the Word. Baka maipipintas sa simbahan natin. Hindi lang Sunday school. We even have discipleship. We even have doctrine class. We even have devotion every day. We have preaching services. We have Bible studies. Amen. You can study the Word. Yeah. We have Bible college. Amen. Then hindi ka mag-enroll. Yeah. Nakakapag-enroll ka sa iba. Ay di mag-aaral ka rin ang salita ng Diyos. Amen. You see, we ought to be a good steward. Amen? Aral. And then, of course, put some budget on it. Meron bang aral na walang budget? Sige nga. Mabudgetan mo naman yan. Kaya nga kinakailan, bumili ka ng Bible mo, di ba kailan ng budget? Amen. Bumili ka ng mga material, ng ballpen. Amen. Lagyan mo ng budget. Kaya nagbibigay ng Sunday school. Hello. Di ba sa Sunday school nagbibigay kayo? Tumataas ba ang offering nyo sa Sunday school? Amen. Praise the Lord. Nag-amen ng isang teacher. Yung sa iba, tumataas ba? Ako na may budget yan eh. Para sa Sunday school. Maraming salamat sa nagbibigay sa Bible College. May nakalagay doon sa ating giving, di ba? Scepter College offering. Budget! Hello? Amen? Gusto natin na mag-improve. Gusto natin, tayo ay dapat maging steward ng Word of God. Kinakailangan natin yan. Tinignan ko nga yung budget yung binibigay kasi nga may project tayong papatayo tayo ng building para sa Bible College, yung Scepter College, doon sa bagong lote. Nakita ko may 50,000 na tayo. Pwede nang umpisahan ng pawid. Oh, doon sa lugar na yun. Ay, maraming salamat. Merong isa o dalawa yata na very faithful nagbibigay diyan. Ay, hindi ko naman ginagalaw yun kasi nga iniisip ko sana magkaroon talaga tayo ng malaki-laking pera para diyan. Ganun ba yun, Pastor? Kaya pala meron nun? Oo naman. Bakit yung inilagay mo dyan, gagamitin natin ito sa iba? Nilagay mo na nga sa Scepter College. Para yung mga nag-aaral dyan, hindi kung saan-saan, Pastor, sana naman po kami mag-room. Pinapaalis po kami doon sana. Saan po ako kami mag-room? Ay, room nyo sa lahat-lahat yan. Eh, pinapaalis po kasi kami may meeting daw ng mga ganito.
Tsaka wala pong ilaw doon. Ay, ampun niyo. Yung mga libro na pinag-aaralan niya, nakala mo yung hindi binibili? Ay, binibili yun. Nag-o-order pa ako doon sa ibang bansa para lang diyan. Bakit ho? Gusto kong i-build up ang library. Ah, ganun pala ang plano niyo, Pastor. Akala ko ano lang, school bukol. Eh, buho lang kita diyan eh. Ano mo? Pag magpa-plano ka, magpa-plano ka na tama para sa Panginoon. Dahil gusto natin na mas mara... May plano pa nga diyan ang ano, Bicol, na magkakaroon tayo doon ng training center. Ay, saan natin ilalagay yan? E di doon sa building. A training center. Para saan? Sa mga magpapastor. Ayos na yan, di ba? Oh, may room kayo para lang sa music. Talagang pang music lang doon. Lahat ng klase ng instrument. Nandun ang drums, nandun ang ano. Oh, andun lahat yan. Oh, andun sa isang room. Nandun naman lahat yung mga kakailangan niyo sa soul winning. Training ground nga eh. A training center. Tatlong palapag ng building. Yung isa para sa ABE, yung isa naman ay kung lahat ng lahat. Eh, sino mag-i-enroll doon? Alangan naman yung mga unsaved. Eh, di siyempre yung mga ligtas. Amen. Sino bang mga ligtas dito? Pakita sa nga ang kamay. O, saan kayo nag-i-enroll? O, di mag-enroll kayo doon. Enroll ka lang, enroll sa kung saan-saan eh. Mag-enroll ka sa gawain ng Diyos. Yes, you are a good, you ought to be a good steward of the word. Give some budget for it. Ano yung mga nagkukulang diyan sa stewardship? Sabi niyo gusto niyo lumago ang salita ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ng iba. Wala ka namang budget. Gusto mong ipabitbit lahat ng mga budget na yan sa iba? Ay, dapat pati ikaw magkaroon ng budget para diyan. Amen? Amen. Bilang mga mananampalataya, let's be a good steward of the word. Let's all stand up, please. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon pinagkaloob niyo po sa amin upang aming tingnan ang aming mga sarili sa harapan ng inyong salita. There are many times in our lives, we take granted of your word. But I pray that this would indeed change the courses of our lives. Bilang mga stewards ng inyong apong salita. Pangunahan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Help us to be concerned about the ministry of your word, that we may be a good steward of your word. Paunahan mo po ang invitation sa pangalan ng Panginoong Jesus. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, will you be a good steward? Will you join in the stewardship of the word of God? Magiging kaisa ka ba, kapatid, sa ating pagiging tamang steward ng salita ng Diyos? Ba't hindi ka lumapit sa altar, may pag-usap sa pain, Lord, help me be a good steward. I know how important your word is. It is your testimony. I would be a help. Masama ko na magturo, na basahin ito. Bibigyan ko ito ng oras. Bibigyan ko ito ng budget. Tutulungan ko ang iba para sila rin ay magmahal ng iyong salita. Aaralin ko ito, Panginoon. Aaralin ko ang iyong salita. Babasahin ko. May kinig ako lagi. Hindi ako magsasawa. Help me, Lord.